Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po ngayon ay nasa ating Season 27 ng ating Daily Devotion. At ang ating tema is Fear of God. So, pag-uusapan natin ay ang banal na pagkatakot sa Panginoon. So, sa gabing ito, bago po tayo magtalakayan at magkamustahan, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God. We bless you, Jesus. We worship you, Lord God. Lord, habang kami po ay nag-aaral nito, Panginoon, habang nagsasaliksik kami ng iyong salita, Panginoon, ang aking pong dalangin sa oras na ito is to give us wisdom, Lord God, to give us knowledge, Lord God, na kung saan, Panginoon, ang iyong mensahe ay maliwanag naming maunawaan, ang iyong naisin ay maliwanag naming mapakinggan, Panginoon. That the fear of God is the beginning of wisdom. At Ama, dalangin po namin ang kalawakan ng iyong kaalaman ay amin pong maunawaan sa oras na ito. Lord, samahan niyo po kami sa paghimay-himay na iyong salita at kayo po ang dakilang Diyos na amin pong matuloy na makilala, Panginoon, habang kami po ay nag-aaral nito. Salamat po, Ama. Pakalinisin niyo po kami at lagi pong ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is the fear of God. Ang naka-assign po ay Job 28:28. So, sa English, ang sabi po dito, sa the fear of God is the beginning of wisdom. Sa Tagalog, matakot ka kay Yahweh at magtatamo ka ng kaalaman. So, may karugtong po dito, magiging matalino ka kung ang sama ay lalayuan. Pero doon po tayo mag-focus sa matakot ka kay Yahweh at magtatamo ka ng kaalaman. So, ano po ba yung kaalaman or wisdom? So, yung wisdom is the ability to discern qualities and relationship. So, nadadiscern mo yung kaloob-looban ng isang katauhan ng isang tao o kakayanan ng isang tao o sa isang relasyon. So, kumbaga, hindi ka basta-basta napapaniwala, binibigyan ka ng wisdom, ng discernment ng Panginoon kapag ito ay hindi tama, ang desisyon mo ay hindi tama. So, yun yung isa sa meaning ng wisdom. And judgment, sabi dito, ang judgment, binibigyan ka ng wisdom ng Lord. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagja-judge o humuhukom, humuhusga sa isang tao. Kundi, patuloy, nandoon ka sa gitna at yung nalalaman, yung inaalam kung ano ang lahat ng kaganapan bago ka humusga at hindi ka basta kumakampi. So, binibigyan ka ng wisdom ng Lord na hindi dahil kilala mo ang isang tao o paborito mo ang isang tao, ito na yung kakampihan mo. Kundi binibigyan ka ng kaunawaan ng Lord kung ano ang nararapat na paghusga mo sa kapwa mo. At hindi rin ikaw nakatingin o nakabase sa kaanyuan. So, yung judgment na ito na sinasabi ay binibigyan ka ng wisdom kung ano ang nararapat mong paghusga sa isang sa iba't ibang mga sitwasyon o sa isang tao. And a wise attitude. Ibig sabihin, kahit saang sitwasyon ka ilagay ng Panginoon, kahit saang sitwasyon ka, andoon yung kaayusan mo, kapayapaan mo dahil may wisdom ka kung ano ang dapat mong maging right attitude towards dun sa sitwasyon na yung kinasasaldahan. So, ano ba naman natin? Ano po ba ang wisdom ng Panginoon? So, napakalawak po ang pag sinabi nating wisdom of God. Because God is all-knowing, all-seeing God. So, napakalawak po ng karunungan ng Panginoon. So, sa verse 23, ang sabi po dito sa Job verse 23, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na karunungan. So, tanging ang Panginoon lamang ang kayang sumukat. Ang nakakaalam, ano ba ang hindi natin pwedeng ibigyan ng definition ng actual or perfectong definition ng karunungan dahil ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam ng tunay na karunungan. Sabi sa verse 24, abot tanaw niya ang lahat ng panig ng daigdig. So wala pong makakagawa nito, tanging ang Diyos lamang, because God is all-seeing God. So nakikita niya ang lahat. Nakikita niya even yung mga tinatago natin bagay. Ganun yung wisdom ng Lord. Abot tanaw niya lahat ng bagay na maaaring nakikita natin, nalalaman natin, pinupuntahan natin. Lahat yan abot tanaw niya. So walang maililihim sa Diyos. Yan ang kanyang karunungan. In verse 25, kahit ang hangin, alam niya paano bibigyan ng lakas. So imagine, alam ng Diyos paano palalakasin ang hangin, lalo na kung may bagyo, at paano ito pahihinain. Kontrolado niya ang lahat. Alam niya yung alam niya ito. Alam niya na kung ano ang kakayanan ng isang lugar, alam niya ang kakayanan ng isang bagay, even ng tao, o paano ang hangin na ito'y uutusan niya para bigyan ng lakas o pahinain. Maging ang tubig, alam niya ang pagkakahati nito. Sa pag-aaral natin,
Alam natin kung saan ang parte ng ilog, ng dagat, ang Diyos ang lahat ng may lalang niya. Alam niya na kung paano hatiin o bigyan ng mga tamang lugar ang bawat tubig sa ating mundo. At sabi rin dito, maging ang pagbagsak ng ulan, ang kidlat at kulog, alam ng Panginoon kung paano at saan ang nakatakdang pagbagsak nito. So ganyan po kalawak ang karunungan ng Diyos. Kaya niyang utusan ng hangin, alamin ang pagkakahati ng tubig, ang bagsak ng ulan, alam niya kung saan, at naging ang kidlat at ang kulog ay kaya niyang utusan. So yun po ang karunungan ng Panginoon. Sa 27, kanyang itinatatag ang kaalaman dahil alam niya ang kahalagahan nito. So ibinibigay niya sa atin ang kaalaman dahil alam niya ang kahalagahan nito. Bakit? Bakit po kaya sinasabi ito? At bakit din sinabi ni Solomon na ang pagkatakot sa Diyos ay nagbubunga ng karunungan? Dahil sabi dito, we have to trust that God knows it all. Alam ng Diyos ang lahat. So kaya sinabi ni Solomon na tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos dahil ito ay magbubunga ng karunungan. Dahil alam ni Solomon na alam ng Diyos ang lahat. Kung tayo ay magtitiwala, kung tayo ay magkakaroon ng takot, kung tayo ay may tiwala sa Diyos, at nanampalataya sa Diyos, na ibabahagi ng Panginoon ang karunungan sa atin. Tayo ay unti-unting nagkakaroon ng karunungan. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi maramot. Ibinabahagi niya ang karunungan ito. So, hindi man po natin nahati ang dagat, hindi man po natin nasasabi na bumagsak ka dito, ulan. Subalit ang karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang karunungan kung paano tayo mamuhay sa simpleng paraan na kung saan alam natin kung paano magdesisyon, kung paano mamalakad, kung paano humusga ng tao, umunawa sa isang relasyon at isang sitwasyon. So binibigyan tayo ng ganong karunungan ng Panginoon. Ang pinakamainam at karunungan sa lahat ay magtiwala tayo at magkaroon tayo ng takot sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Nakikita niya ang lahat at siya din ang naguutos at nagtatag mismo ng karunungan. So kung tayo daw po ay nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos na ibabahagi ng Panginoon ang karunungan ito. So for example, sa lahat ng sitwasyon na kinasasadlakan mo, imbis na magdesisyon ka, na magkakaroon ka ng emotional na decision galing sa iyong emosyon, mas nagkakaroon ka ng wisdom na pagdesisyon na naaayon sa kalooban ng Panginoon, sa ganon na itatama ng Diyos kung ano ang naisin niya sa anumang sitwasyon na ating kinasasadlakan. So yun po yung beginning of wisdom na sinasabi dito, na kapag tayo nagkakaroon ng pagkatakot, example, tayong mga anak, kung tayo ay mayroong respeto at pagkatakot sa ating mga magulang, kung nirerespeto natin, nagtitiwala tayo sa lahat ng payo ng ating mga magulang, kasi alam natin na alam ng ating mga magulang ang tama. Alam natin na hindi nila tayo papayuhan, na tayo ay masasadlak sa mali, tayo ay masasadlak sa karumihan, tayo ay magkakaroon ng hindi magandang buhay. Kung di nagtitiwala tayo sa ating mga magulang, na alam nila ang mga bagay. Alam nila na pinanggalingan na nila. Kumbaga, alam na nila kung ano ang mangyayari. So, kung tayo ay may takot sa ating mga magulang, sinusunod natin yon. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng magandang buhay. Ganon din po sa Panginoon, kung tayo ay nagtitiwala at mayroong takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng magandang buhay. Kasi bakit? Alam po natin na ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam po natin na ang Diyos na itatag niya na ang lahat. Alam natin na nakita na ng Panginoon ang magaganap. And if we have fear and trust sa Panginoon, alam natin na uunawaan natin na hindi tayo mapapahiya pagdating sa Diyos. Alam natin na ang pagtitiwala natin sa Diyos may magaganap at may maibibigay na karunungan. For example, tayo po ay merong sasadlakang negosyo. Meron tayong pag-i-invest tayo, bibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Hinihingi natin to ng wisdom sa Lord. Ipinagpipray natin ito. And for that, dahil doon, natatakot tayo na mag-desisyon agad at nagtitiwala tayo sa Diyos. Nakikita natin na binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Tama ito, gumagamit siya ng tao, gumagamit siya ng mga iba't ibang mga paraan, talaginip,
o even sa Bible, kung paano tayo magdedesisyon para maitama ang ating mga desisyon. And if we have fear sa Panginoon, kung tayo may pagkatakot sa Panginoon, takot tayong gumawa ng kasamaan. Takot tayong gumawa ng kasalanan. Takot tayong humusga nang hindi tayo nananalangin. Takot tayo na humusga na hindi tayo nag-ask ng wisdom sa Panginoon. And bago tayo mag-judge sa isang sitwasyon or bago tayo mag-desisyon dahil sa ating pagkatakot sa Diyos, tayo nananalangin, tayo humihingi ng wisdom, at tayo naman po ay binibigyan ng Diyos. Ang kaalaman po ng Panginoon ay hindi natin masusupat. Alam niya po ang nangyayari sa hinaharap, alam niya po ang nangyayari sa kasalukuyan, at ang mangyayari pa. Kaya hindi, magtiwala tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Alamin natin yung banal na pagkatakot na ito sa Panginoon ay nagbubunga ng karunungan. Hindi po ito yung takot na halos ayaw mo siyang makita dahil takot na takot ka, kundi ito'y takot na nagbubunga ng kapayapaan sa buhay mo, takot na nagbibigay ng karunungan sa buhay mo, takot na nagbibigay ng kaayusan at maayos na desisyon at disposisyon sa buhay mo. Kaya kapatid, sa oras na ito, patuloy kang magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon dahil hindi ka mapapahiya dito, dahil ang Panginoon ay seryoso sa atin sa pagbibigay ng kaalaman. Ang Diyos ay hindi maramot sa atin para bigyan tayo ng kaalaman. Sabi nga sa 27, itinatag niya ang kaalaman kasi alam niya yung kahalagahan nito. At ang kahalagahan nito, nais niyang ibahagi sa iyo. Kaya kapatid, sa oras na ito, lahat ng iyong mga iniisip, lahat ng sitwasyong kinatasadlakan mo, magkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos, humingi ka ng karunungan sa Panginoon, humingi ka ng kaalaman sa Panginoon, dahil ang Diyos handang ibigay ito sa iyo. Ang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos na hindi ka huhusgahan na hindi nakikita o nauunawaan ang anumang sitwasyon. Kundi sa lahat ng bagay, ang Diyos ay nariyan para patuloy tayong bigyan ng karunungan. Kaya sa oras na ito, patuloy akong naniniwala na tayong lahat ay punong-puno ng karunungan. Dahil bakit? Nag-umpisa tayong manalig, manampalataya at magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. At sa oras na ito, ano man ang kinasasadlakan mo kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, ang konklusyon natin, unawain mo ang Panginoon, inawain mo ang kanyang kaalaman, tignan mo ang kanyang karunungan at kaalaman. Maaaring ang karunungan ay matututunan mo sa eskwelahan. Subalit ang karunungan, sa pagdating ng panahon, nababawasan. Subalit ang kaalaman, habang ikaw ay nakaka-experience ng kabutihan ng Panginoon, habang ikaw ay lalong tumatatag ang pananampalataya mo sa Diyos, habang ang pagkatakot mo sa Diyos ay naririyan, ang kaalaman ay binibigay sa iyo ay lalong lumalawak at lalong tumatatag. At anumang sitwasyon na kinasasadlakan mo, ang Panginoon ang patuloy na magbibigay sa iyo ng wisdom, at ang wisdom na yan hanggang pagtanda mo ay kasama mo. Magtiwala ka lang, manampalataya, at magkaroon ng matinding pagkatakot sa Panginoon. Dahil pag nagkaroon ka ng matinding pagkatakot sa Panginoon, aayawan mo maging ang kasalanan. Kaya isang magandang gabi kapatid, at nawa sa maiksing debosyong ito, naunawaan mo kung ano ang karunungan ng Panginoon at ano ang kayang gawin ng karunungan ito ng Panginoon sa buhay mo. At nawa sa gabing ito, patuloy kang gamitin ng Panginoon at patuloy tayong bigyan ng wisdom ng God. Kaya kung meron kang prayer request o nais mong ipanalangin ka, huwag kang mahihiya na ilagay sa comment section ang iyong mga panalangin, even the answered prayer. And kung nais mo na patuloy kang ipanalangin, ilagay mo lamang sa comment section at handa kami na ipanalangin ka kapatid. At kung nais mo naman, ito yung first time mo na marinig ang mga ganitong salita at nais mo na ipanalangin ka at tanggapin ng Panginoon, isulat mo lamang yung pangalan sa comment section at ikaw ipapanalangin namin. God bless kapatid, at maraming salamat sa iyong pakikinig, at ang karunungan ng Diyos ay sumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Pare God. Hallelujah, Jesus. Isang maiksi, Panginoon, ngunit malaman na yung mensahe aman Diyos ang aming narinig. That Lord, the fear of God is the beginning of wisdom. Na kung kami ay magkakaroon ng pagkatakot sa iyo, Ama, patuloy naming matututunan ang iyong kaalaman, Panginoon. Patuloy naming makakamit ang iyong kaalaman, aman Diyos. At patuloy, Lord God, na maririnig namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa bawat gagawin namin sitwasyon, sa bawat desisyon namin, Panginoon, sa bawat judgment na aming
gagawin, Lord God. And even, Lord, ang mga tao na aming nakakaharap, na de-discern namin, Lord God, hindi kami mapapahiya sa'yo, Lord God, because you are a God of full of wisdom, Lord God. The God, Lord God, na patuloy, Panginoon, na alam ang lahat ng bagay, nakikita ang lahat ng bagay. All-knowing God and all-seeing God, Lord. At ano nga po ba ang aming pong hihilingin pa, kung ang pagkatakot namin ay nasa iyo, ang pagkitiwala namin ay nasa iyo, ang faith namin ay nasa iyo, Lord God. Ama, wala kami magiging maling desisyon, Lord God. Kasi maging ang mga paggawa ng kasalanan ay katatakutan namin, Panginoon. Alam namin kapag mali na, Panginoon. Alam namin kapag hindi na tama ang gagawin namin. Because you have given us this wisdom, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon. And tonight, Lord God, we pray, Lord Jesus, sa lahat ng nakinig, that you have give us, you will give us, O God, wisdom, knowledge, Lord God, na hindi mananakaw, hindi mapag-aaralan sa eskwelahan, pero hindi mananakaw ng sino man, Panginoon. Thank you for giving us this knowledge, Lord God, this wisdom, Pare God. And Lord, right at this very moment, Lord God, pinapanalangin ko lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, na lahat, Panginoon, ang dumaranas ng mga pananakit ng katawan, kasukasuan, I pray and declare, Lord Jesus, sa iyong kagalingan, Panginoon, sa iyong mapaghimalang kamay na humawak sa kanila, Panginoon, at magpagalingan man, Diyos. I pray, Lord God, sa mga tinataasan ng dugo, tinataasan ng sugar, take control of it, Pare God. Ikaw ang nakakaalam ito, Panginoon. Yamang alam mo, Ama, at punong-puno ka ng karunungan, Panginoon. Dalangin ko, Ama, take control of it, Pare God. Even naman, Diyos, sa mga bagay, Panginoon, na kinakaharap o sitwasyon na kinakaharap ng aming mga kapatiran, Lord God. Lord, nalalaman mo ito, Panginoon. At Lord, bigyan mo ng wisdom, Lord God, ang mga anak mong ito, Panginoon, sa mga desisyon na gagawin, Panginoon. Ama, sa aming bansang Pilipinas, patuloy kang kumilos, Panginoon. Ang mga bagay, Panginoon, na tinututulan mo ay patuloy mong saraduhan at hindi mapayagan, Panginoon. Ang mga batas na hindi nararapat sa bansang ito ay patuloy mong saraduhan, Panginoon. Itali at huwag pakawalan. Ama, dalangin ko na patuloy ka, Panginoon, na ikaw pa rin ang mataas sa bansang ito at patuloy na kilalani. Ama, ang aming presidente, Bongbong Marcos, Ama, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, Lord God. Ang pagkatakot sa iyo, Ama, ang sagayon, Lord God, sa pagkatakot na ito, mag-uumpisa ang wisdom na nanggagaling sa iyo. Lord, maraming maraming salamat po sa gabing ito. Sa mga bagong nakinig, Panginoon, tanggapin nila, Panginoon, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo. Ama, sa mga nagnanais ng karunungan, kaalaman na nanggagaling sa iyo, we pray, Lord God, I pray, Lord God, na kayo ang dakilang Diyos na magbigay nito sa kanila. In Jesus' name, Lord God. Ama, maraming maraming salamat, Lord God. Short message, Lord God, but I pray that sa mga nakarinig, ito yung time na magkaroon kami ng pagkatakot sa Panginoon at ito rin po ang simula na magkaroon kami ng wisdom from God. Thank you, Abba Father. We worship you and we adore you. In Jesus' mightiest name. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at ang karunungan at kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumaating lahat. God bless us all.